Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Kumusta po kayo, Sir PB? Isa po ako sa inyong tagahanga pagdating sa pagkukwento tungkol sa mga aswang at kababalaghan. Sana po ay mapansin nyo rin itong kwento ko. Bali personal ko po itong karanasan. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Carlo. Binata pa at lumaki din sa probinsya. Pero ang karanasan ko ay hindi sa probinsya namin sa Visayas nangyari, kundi sa isang lalawigan dito sa Luzon. Hindi ko na lang po babanggitin ang mismong lugar bilang respeto na rin po sa mga taga roon. Dahil naniniwala akong hindi naman talaga mga aswang ang mga taong naninirahan doon. May kahirapan po kasi noon ang pamumuhay namin sa probinsya. Kung kaya napilitan akong sumama sa tsuhing ko nang siya ay lumuwas. Sabi ko pa sa kanya, kahit anong trabaho ay papasukin ko. Basta wag lang ilegal. Natuwa siya sa akin, kaya naman isinama niya ako. Natatandaan kong ipinangutang pa nga namin nila nanay yung ipinangpamasahe ko. Yun yung unang pagkakataon na makakabiyaya ko ng malayo. Lagi lang kasi akong nasa bukid simulat sa pool. Yun din ang unang pagkakataon na mawawalay ako ng matagal sa aking pamilya. Mahirap, pero kailangan kong gawin para makatulong sa mga magulang at kapatid ko. Nang dumating kami sa aming destinasyon, ay hindi naman ako gaano nanibago. Dahil yung pinunta namin ay nakakahawig yung aming probinsya. Hindi magkakalapit ang mga bahay at maraming puno't mga halaman. Ang una kong naging trabaho ay naging boy ako sa isang mag-anak na ang pangunahin nilang negosyo ay paghahalaman. Mababait naman sila at hindi ako itinuring na iba. Ang swerte ko nga, dahil mababait yung dalawang matanda na parang anak na ang turing nila sa akin. Tapos, yung mga anak naman nila, komo mas matanda sa akin, ay itinuring nila akong nakababata nilang kapatid. Pero syempre, di katulad ng ibang bata na walang ginawa kundi ang maglaro, ako ay may mga gawaing dapat na matapos sa araw-araw. Kaya nakapagpapadala ako sa amin. Sa mura kong edad, ay malaki na ang naging pakinabang sa akin ng mag-anak ko. Nagawang makapag-aral ng mga kapatid ko dahil sa akin. At nakapagpundar ng mga alagang hayop ang mga magulang namin. Ayos na sana ang lahat. Kontento na ako sa tinatakbo noon ng buhay ko. Nang bigla iyong magbago sa isang iglap. Naging mainitin ang ulo nung dalawang matanda. Bigla silang naging masungit at nagbago yung paraan ng kanilang pakikitungo sa akin. Biglang nag-iba yung pagtrato nila sa akin. Kahit yung kanilang mga anak
ay nag-iba na rin. Nagsimula lang ang lahat ng iyon. Isang araw, matapos nilang daluhan yung kasalan ng isa nilang kaanak doon sa kabilang bayan. Hindi na pumasok pa sa paaralan yung dalawa nilang anak. Lagi lamang silang nakakulong sa kwarto. Gusto ko na sanang kausapin ang tsuhing ko noon. Kaya lang, tanging telegrama ang paraan noong mga panahong iyon para makausap ko siya. At hindi pa ako marunong. Malayo kasi mula sa amin yung pinagtatrabahuan niya. At nagtaka talaga ako noon. Dahil 2 araw nang walang nagluluto sa bahay. Ako nga ay nagtiis na lamang na puro itlog ang aking ulam. Kung hindi prito, ay nilaga. Pagkat wala pa naman akong gaanong kaalaman pagdating sa pagluluto noon. Kaya naisip ko na hindi kaya sila nagugutom. Dahil literal na nagkulong lang sila sa kani-kanilang kwarto base sa obserbasyon ko. Pero kahit ganon, ay ginagawa ko pa rin sa bawat araw yung dapat kong gawin. Dahil nakasanayan ko na talaga iyon at kabisado ko na. Pero medyo nanibago talaga kasi ako. Parang napakatahimik ng bahay. At yung masigla at masayang aura nito dati ay bigla na lamang nawala. Kaya minsan, habang nagtatrabaho ako, ay hindi ko maiwasang hindi mapaisip sa kung ano ba talaga ang nangyayari noong mga panahon ngayon. Isang gabi, habang nakahiga ako sa aking kwarto, ay narinig kong biglang nagkaingay yung mga alaga naming manok doon sa likod bahay. Pero hindi ko gaanong binigyan iyon ng pansin. Dahil naisip kong baka napagkatuan na naman silang habulin ni Tagpi. Ito yung alaga naming aso. Pero kinabukasan ay nagulat talaga ako nang makita kong pati si Tagpi ay nakahandusay na sa lupa na wala ng buhay. Kasama ng ilang pirasong mga manok, nagkalat ang mga balahibo at dugo sa lupa. Gayon din yung ibang bahagi ng kanilang mga laman loob. Gusto ko sana silang kausapin pero dahil sa nag-iba na nga ang kanilang pag-uugali at pagtrato sa akin, kung kaya minabuti kong manahimik at gawin na lang yung mga trabaho ko sa bahay. Naisip ko na lang na total naman ay dahil doon kung kaya nila ako pinapaswelduhan. At iyon naman talaga ang dahilan kung bakit ako naroon sa kanila. Isang gabi habang nagpapahinga na ako dahil katatapos lang kumain, ay narinig kong may pintong nagbukas. Kaya naisip ko kaagad na sa wakas ay mayroon nang lumabas sa kanila. Pero dahil nga sa pagiging masungit nila, kung kaya pinigilan ko ang aking sarili. Kahit na gustong gusto ko na sanang makipag-usap at kamustahin sila. Ang ginawa ko dahil na rin sa kasabikan, pagkat kahit paano ay naipadama naman talaga nila sa akin na naging kabahagi ako ng kanilang pamilya, ay lumapit ako sa may pintuan ng silid ko. Ang plano ko ay kahit silipin lang kung sino sa kanila yung lumabas. Para naman makita ko dahil namimiss ko na rin sila.
Pero bigla akong nagulat at talagang nagtaka nang makarinig ako ng mga yabag na parang papunta iyon sa aking silid. At hindi lang iyon. Kasabay pa noon ay nakarinig din ako ng kakaibang tunog na hindi ko nga matiyak na para bang nakakatulad ng isang tao naghihilik na para bang mayroong tubig sa lalamunan. Basta, nakakatakot yung tunog na yon. Ang hirap kasing ilarawan. Pero may tunog din silang ginagawa na madali kong may papaliwanag. At iyon ay yung pagsinghot nila. Na kung iisipin ko ay para silang sumisinghot-singhot sa hangin na hindi ko alam kung ano ba talaga ang kanilang inaamoy. Dahil doon ay hindi ko na lang itinuloy yung plano kong pagsilip. Sa halip ay ikinandado ko pang mabuti yung aking pinto at itinulak ko yung lagayan ko ng damit at iniharang. Dahil sa ginawa ko ay lumikha naman iyon ng ingay at naramdaman kong umalis na iyon. Na para bang kung iisipin ko ay umalis na nang malamang gising pa ako. Parang ganon yung aking pagkakaintindi sa pangyayari. Hindi ko alam kung sino sa kanilang mag-anak iyon. Pero kahit sino pa sa kanila iyon ay talaga namang natakot ako. Kaya nasabi ko sa aking sarili noon na mayroon talagang nangyayaring hindi maganda sa loob ng bahay. Pero kung ano yon, ay hindi ko pa masabi noong mga oras na yon. Dahil sa takot, ay pinaglabanan ko talaga ang antok. Ayaw ko sana talagang matulog dahil sa baka ano pa ang mangyari sa akin. Pero hindi ko rin iyon kinaya. Di ko na rin namalayan pa na nakatulog rin pala ako. At nagising na lang ako ng malimpungatan. Nang magkamalay ako nang bumukas yung bintana, buti na lang at mayroon iyong harang na bakal. Pero sa sobrang takot ko talaga na naramdaman, ay talagang napasigaw ako. Dahil nakita ko yung braso nila, kitang-kita ko, napilit akong inaabot nung dalawang aswang. Kaya mabilis akong napabangon at napaatras. At doon ko na nalaman kung ano talaga ang masamang nangyayari sa bahay. Sa unang pagkakataon ay nakakita ako ng aswang. Na kahit kasi madalas kong naririnig yan doon sa amin, ay hindi ko naman naranasan doon sa Negros. Nakakatakot ang itsura nila. Tao pa rin naman ang kanilang itsura na nakilala ko pa nga kung sino sila. Pero mabalasik ang kanilang mga mukha. At nakapagtatakang mabilis silang kumilos. Gayong hindi naman na ganun gumalaw yung dalawang matanda. Tapos, yung mga mata nila. Animoy may namuong mga dugo na pareho pa silang nakaangil sa akin. Nagmakaawa ako sa kanila na aking binanggit yung kanilang mga pangalan. Pero para silang mga baliw. Para silang mga wala sa katinuan. At para din silang mga bingi sa mga sinasabi ko. Buti na lang talaga at namalayan ko iyon. Dahil kaya talaga nila akong abutin. Naisip kong siguro ay hindi ko pa talaga oras noon. At nang mapansin din siguro nila
na imposible nang maisagawa yung maitim nilang bala, ay umalis na rin sila at iniwan ako. Pakiramdam ko ay para akong himatayin nung mga sandaling iyon. Hindi na ako natulog pa mula noon hanggang sa magumaga. Nabuhayan ako at naiyak talaga sa sobrang saya nang marinig ko na yung pagtilaok ng manok. At di nagtagal ay sumilip na rin yung araw. Pero nanatiling tahimik pa rin yung bahay. Naisip kong kailangan ko nang makaalis mula doon. Pero nanatili pa ako ng ilang oras sa aking silid. Na akin talagang pinakiramdamang mabuti kung mayroon bang nasa labas. At nang maisiguro kong nasa silid nila silang lahat, ay saka ako nagmamadaling lumabas naman ng aking kwarto. At agad kong tinungo ang pinto palabas ng bahay. Halos ayoko nang lumingon pa. Nang makalabas ako ng bakura nila. At gamit ang naipon kong pera, ay akin na lang ipinagtanong-tanong kung paano ako makakarating doon sa lugar na pinagtatrabahuan ng tiyuhin ko. At awa naman ng Diyos ay natuntun ko iyon. Nang ikwento ko sa kanya yung nangyari, ang sabi niya, baka nahawaan lang daw yung mag-anak nang dumalo ang mga ito sa kasalan. Dahil kilala niyang mababait talaga ang mga ito at walang dahilan para mag-iba na bigla ang kanilang pagtrato sa akin. Naisip kong tama naman talaga ang tiyuhin ko. Mababait talaga sila. Kung kaya nga maging ako ay nagtaka talaga kung bakit bigla naman silang nagkaganon. Hanggang dito na lang po Sir Baby ang kwento ko. Sana ay inyo pong mapili din at magustuhan. Maraming salamat po. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalaghan. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.